Rito, gano'ng katagal na kayong nagtatrabaho dito sa... Mula ng November po, ma'am. Hindi po kami nakasweldo maayos. November. Pero gano'ng... Hanggang ngayong katapusan po ng November, hanggang ngayong December 7, wala pa rin kami sweldo. Wala pa rin kayong sweldo. Gano'ng katagal na kayo... Kailan kayo nagsimula magtrabaho dito? Kuan po, ma'am. Mag-isang buwan kalahati po. Ah, isang buwan at kalahati. Parang, so bago kayo. Opo, sino ang matagal na? Sino ang higit pa sa isang buwan? Matagal na ako, ma'am. Kaya lang, nung una, mayroong pumasok ng kontraktor. Hindi po natapos. Na terminate yun po si Edmond Calderon. Terminate mo nung November 30. Ah, yan yung nire-reklamo ninyo? Opo, ma'am. Kaba, ang sahod namin, ma'am. Hindi po na sinahuran kami lahat. Okay. So, ang inireklamo ninyo ay ang subcon na naman ito, Engineer Ramon Calderon, ang owner ng E. Calderon Construction. Opo. Ano ang ginagawa ninyo doon? Ano, building ba ito? Ano ba ito? Mga bahay? Ano? Bahay po. Housing po, ma'am. Housing? Opo. Okay, housing. Nasa line 2 na natin ngayon ang provincial head ng Dole, Cavite, no? Si Ma'am Marivic Martinez. Ma'am Marivic, magandang hapon po sa inyo. Hapon po. Magandang hapon, ma'am. Si Attorney Ay na Magpali po ito kasama si Shari Roman. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. At ito na naman po, mahigit, actually, ilan lang ito sila sa mga nagre-reklamo. Mga construction workers po man, mahigit isang buwan na hindi natatanggap ang sweldo nila. Pwede po namin malaman ang kumpletong address ng E. Calderon at the same time din po yung kanilang principal. Ah, mismo pong si Engineer Edmond Calderon ang kausap ninyo, tama ba? Yes, ma'am. Okay. Saan ang address nitong E. Calderon Construction? Hindi po namin alam kung nang office po na ng Okay, pero ang pero ang ginagawa ninyong project ay nasaan? Pacific Town sa Barangay Kunso po. Barangay Kunso, Trece Martires. Opo, Phase 4. Phase 4, Trece Martires, Cavite. Cavite. So, papupuhan po agad natin para po maipatawag ito pong kanilang immediate employer na si Edmond Calderon at malaman po natin dahil sa tagal po ng panahon ay hindi natatanggap ng ating mga manggagawa yung karapatan nilang makasweldo, no po? Magkano ang sinabi sa inyo na sweldo ninyo sa bawat araw? Ma'am, kupakyo po kayo, kontrakto ay subcon po kami na namakyo po sa kanya. Magkano dapat? Dapat mo, ma'am, ang sasahod din namin kalahat-lahatan, ma'am. Paano po ito, Ma'am Marivic? Kung kunwari ang kanilang arrangement ay parang pakyawan po. Do they still fall under the Dole? Opo. Basta po, we make sure na pumapasok pa rin po do sa minimum wage yung 8 oras na patatrabaho nila. So kung 13 Martires po yan, it's 479. So we make sure that yung number of days ng kanilang pagtatrabaho ay pasok pa rin po yung 479. Okay. Opo. So hindi dapat doon bumaba sa 479 sa kada araw ng pagpakyaw sa inyo. Kailan ninyo huling nakausap si Engineer Edmond Calderon? November 30 po, ma'am. November 30. Sa barangay po, ma'am, nag-abutan po kami ng nagbali po kami ng 70,000. 70,000 ang binigay niya sa inyo. Opo, ma'am, pinasipo ko sa mga tao ng tag 1K. Okay, dahil ilan ba ang tao? 57 po kami lahat. 57 na tao. Ano ang usapan ninyo? Lingguhan ang bigay niya? Lingguhan po, ma'am, ang sahod namin. Kasi itemes po ang labanan namin sa mga tao ko. Siyempre, pagdating ng linggo, umaasa may sahod. Pero nung unang linggo ng November... Wala, ma'am, hindi po nagbibigay ng kumpletong pera, ma'am. Nagbigay po sa akin minsan nung una 185,000 ang billing namin, kulang 344,360. Mm-hmm. Ano ang sinasabi niya sa inyo? Sabi po sa akin, ma'am. Anong pinapangako? Yung last ng November 30, ma'am. Ang sinabi po sa akin, ma'am, kung magkapagbilling kami ng hit ng 60%, ibibigay po sa amin ang lahat ng kabuuan ng sahod. Anong ibig niyan sabihin? Hinihintay niya na magbayad si Pacific Property sa yes, kanya? Yes, ma'am. Pero hindi niya... Hindi po na-release po ang checky, ma'am. Gawa po, ma'am, hindi po na-hit niya 60% gawa. Walang bubong. Sabi niya? Yung sabi po yung Pacific, ma'am. Sabi ng Pacific? Opo, ma'am. Nako, dapat kilala nila itong kanilang mga subcon. At, well, actually, sila nga ang tumutulong sa inyo ngayon. Opo, para ma'am. Habulin
itong si Engineer Edmond Calderon. Opo. Kasi si Engineer Calderon ang nakipag-usap sa inyo. Bawat isa sa inyo, hindi bababa sa 470? Malalaki po ma'am, bawat one week ma'am, umabot ang isang tao may 14,300, lalo po yung nagtatrasis ma'am. Malaki kasi po trasis. Depende sa... At yung itemize ma'am, kung anong complacement na tatapos. Yan ang tinatawag na itemize nila siya. At saka depende sa skill nung trabahante. No? So maaaring umabot ng 1,000, ganun. Na 3 umabot po ma'am ng 3 week ma'am, higit sa 1 month umabot po ma'am ng 1,111,000 ma'am. Ay sus Mario, set at anong sabi ng Pacific Ventures? Wala problema ang Pacific ma'am, gawa nagbabayad po ng buo kay Edmond Calderon ma'am. Okay. As a matter of fact, para lang sa kaalaman ng ating mga netizens ano, ang Pacific Property Ventures ngayon ang tumutulong sa mga construction workers natin. At nasa linya natin, si Ma'am Angelica Figueroa, ang Chief Compliance Officer ng Pacific Property Ventures. Miss Angelica, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Ina Magpali. At sa napagkaalaman po ng ating reporter, kayo daw po ang tumutulong ngayon sa ating mga trabahante na hindi napasweldohan. Tama po ba? Ma'am, maraming salamat po sa transparency na nasabi yes. po ng workers ni Mr. Calderon. Mm-hmm. Sa totoo lamang po, iyon na po ang nagiging sitwasyon namin ngayon sa kanila. Mm-hmm. Pumapagit na po ang Pacific Town sa abot ng aming makakaya mm-hmm. para po matulungan kahit kung ano man po ang maa-accommodate ng kumpanya itong mga tao po ng dati naming kontraktor. Okay, so yung contractor po na si Edwin Calderon ay hindi na ninyo contractor. After 1 month, tinanggal na ninyo siya. Tama ba? Ma'am, actually, his contract with the company has been recently terminated okay. due to undelivered units based on his commitment and our contract. Okay. So, kailan po kayo huling nagkausap? Pero bayad po kayo, binayaran niyo po si Engineer Calderon. Tama po ba? Yes, ma'am. All payments based on his progress completion po. Lagi po iyong bayad ng company and fully paid po kung ano man po yung na-accomplish during the time of construction. Okay. Ma'am Marivic, paano po ang sistema natin kung ganito po ang sitwasyon? Bayad yung subcon pero hindi nabayaran yung mga trabahador. Kailangan naman namin yung kabuang kabayaran na naibigay ng principal o ng contractor, pero gusto na lang po naming banggitin na kailangan makipagtulungan din po ang contractor dahil sa ganitong arrangement, jointly and severally liable po ang principal. So, kahit po sinasabi na bayad o meron mang dokumento, ay kailangan makipagtulungan pa rin po ang contractor sa accountabilities nitong ating contractor na E. Calderon Construction. So, kahit po na tumutulong ngayon, Ma'am Angelica, narinig po natin si Ma'am Marivic ano, na siguro doble ang magiging responsibilidad ninyo because you have to go after the subcontractor. Pero ito pong ating mga trabahador ay maaari rin pong sa inyo sumingil actually. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko kay yes. Ms. Marivic. Yes, tama, Ma'am Marivic? Okay. So, opo, Attorney. Pero kailangan niyong malaman kung magkano na ang naibigay doon sa subcon. Tama ba? At yes, kung magkano po. Lang rin ang naibayad dito sa mga trabahante. Opo, Attorney. Yes. So, Shari, ito, hindi naman natin mareresolba dito kasi yes, kailangan po. Na accounting ito. Opo. And mukhang hindi rin naman tayo mapapahiya sa Pacific Property Ventures kasi mismong sila ngayon ay tumutulong talaga sa yes. paghahanap din. Siguro ano na rin ito, no? Warning na rin even for the main property developers na pag may subcon kayo, Diyos ko, siguro dapat linggo-linggo muna at first tingnan ninyo kung ano ba ang kalakalan. Yes, Miss Angelica? Ma'am, if I may interject po sana. Yes, yes. Ang kontrata po namin with E. Calderon is that they are our GenCon po, general contractor. Ah, general ngayon contractor. Po, okay. Opo, general contractor po namin siya. Ngayon po, yung mga in-employ po niyang subcon within the privileges and kasabaga po intimacy to the contract, the general contractor is the one directly liable.
But however, ma'am, I understand po in the spirit of the holiday season, humanitarian para po makatulong tayo sa mga tauhan na apektado sa ginawa po ni Mr. Calderon. Paano nyo ba nahanap po itong si Mr. Calderon, si Engineer Calderon? Opo, actually po ma'am, ano po yan, ang mga general contractor po na kinukuha ng company namin ay referral din po sa amin ng mga kakilala po within the construction community industry. So property developer, kayo, you are the property developer, si Engineer Calderon is a general contractor, parang ganun. Tama, correct ma'am, tama po. Okay. Again, uulitin ko Shari, mukhang malalim na pag-aaral ang kailangan dito kasi syempre itong ating mga trabahador na ito, hindi naman sila well-versed with the yung actual liabilities that will attach to a general contractor, a subcontractor, gano'n lang. Alam lang tama nila, tama po, magtatrabaho sila doon, arawan ng bayad sa kanila, I mean, meron silang ilang araw na expected sila magtrabaho, pero ang mga gamit sa inyo, kanina, gamit of sila ang nagpo-provide. Kanila pong, lahat po yun provided po ng GenCon, ma'am. Lahat provided by GenCon. Okay, so kasi I'm trying to establish the employer-employee relationship, eh. Tools of the trade, ilang, sino ang meron. Tools, ma'am, sa akin po, kinakaltas, ma'am. Yung tools sa akin po, sinacharge sa akin. Yung mga chipping gun, saka yung cut circular, welding machine. Mm. So, itong lahat ng ito, i-discuss ninyo yan, sasamahan kayo ng Wanted sa Radyo, sa Dole natin sa Cavite. Kaya sa provincial head mismo, kay Ma'am Mary Vic Martinez. And I'm sure ang ating Pacific Property Ventures ay hindi naman rin magdadalawang isip sa pagtulong sa inyo kasi sila rin, sila ang mas nakakakilala doon sa general contractor na yon na pinagkatiwalaan nila at binayaran nila. Meron ba kayong gustong sabihin? Ano po, yung mga kasama ko kasi po, yung mga pamilya nila, gutom na po talaga. 57 ito sila, Ma'am Angelica, 57. Yes, ma'am. Oo. And then, sa totoo lamang po, ma'am, ang sitwasyon po ng mga laborer po, worker ni Mr. Calderon, yes, from time to time, tumutulong po ang kumpanya kung meron po kaming maibibigay na pagkain or kung ano man pong sustenance for the day. That, alam ba natin kung nasaan si Mr. Calderon? Actually, ma'am, meron po kaming recording kung saan po nakarehistro yung negosyo po niya. Okay. Yung contact number po na ibinigay ko po kanina sa grupo ni Mr. Rafi Tulfo, iyon din po ang diretsong number na ginagamit po sa amin ni Mr. Calderon. At kailan para po? Yes po? Oo, kailan po huli ninyong nakausap si Engineer Calderon? Nung Biyernes lamang po, ma'am. Okay, ano ang sinabi niya sa inyo tungkol dito sa sitwasyon ng mga... Pala. Oo. Actually, ma'am, hindi naman po sa pagbibigay ng personal na opinion tungkol po sa pagkatao ni Mr. Calderon. Oo. But hindi lang po kayo, rather hindi lang po yung mga empleyado niya ang ginawan po ng ganito ni Mr. Calderon. Ito. Even the subcontractors na in-engage po niya para po sa project na ito, ganyan din po ang naging sitwasyon. Tinakbo po niya yung halaga na nasisingil po niya dito sa kumpanya despite of these people asking for compensation or kung anuman po yung kalakip na bayad. Nako, dapat i-blacklist na ito. At saka siguro sa grupo ninyong mga property developers, dapat blacklisted na ito siya at ipaalam na kung ano mga ginagawa niya. Kasi, Shari, I think ito, we will need the NBI na para diretso na itong mahulihin na siguro ito dapat eh. Eh kung ganyan maraming salamat po ma'am sa suggestion, but yun na rin po ang direction ng company namin na magbigay po kami ng recommendation, okay, within the real estate developer community na wag na pong paunlakan ng kahit ano man pong kontrata itong si Mr. Edmond Calderon. So ma'am, Guru, together with Wanted sa Radyo, we will also ask for Pacific Property Ventures information, any information that you can give about Engineer Edmond Calderon. Tama ba, Shari? Para mabigay natin sa NBI and ang kaukulan na kaso ay maisampa na. Totoo kaya siyang engineer? O ma'am, I'd like to say po, yun po ang nire-represent niya sa amin that he is a titled professional. But for the record po, wala po kaming nakita na kahit anuman pong PRC license.
Naku. To justify na siya po ay isang lisensyado. Eh dito, papagalitan ko na ang Pacific Property Ventures. Bakit kayo nakikipagkontrata sa hindi lehitimong mga profesional na merong track record? Diyos ko. Ma'am, it amounts to millions of pesos at saka buhay ng mga tao na alam mo na yung kalakaran niya na sinasubcon, 'di ba? Respectfully po ma'am, kapag naman po kasi pagdating sa contractor namin, ang line up po ng aming technical team are all licensed professional. Nakabantay po kami, meron po din silang mga entrusted foreman na I'd like to say po ay also lisensyado. Kailan so, po? Meron, yung lisensyado, yung sa mga tao niya mismo, yun ang tinitingnan na ninyo? Yes, ma'am. Opo. Eh, kailan at saka po, po ma'am, kapag ka naman po kasi isang firm or isang construction firm, hindi naman po material whether or not ang may-ari po ng isang firm ay lisensyado, inhinyero or arkitekto. Pero ma'am, it is material if he is misrepresenting himself or there is fraud in him claiming that he is an engineer or an architect, di ba? Parang ako, actually, ma'am, tinatawag ko sarili kong attorney. Totoong attorney ako. Pumasa ako ng bar. Ganon. yes, ma'am. Pero kung may misrepresentation, dapat doon na tayo magduda. Ito ang itsura ng, ganda pa ng logo niya eh. Oh, ECC, E. Calderon Construction. Oh, I love the earth. Meron pang ganyan. Kailan unang nakarating sa inyo na hindi niya nababayaran ng tama ang mga tao? Ma'am, hindi lang po ako particular kung ano man buwan. But I think around third quarter po ng taon na ito. So, ibig sabihin, bayad naman kayo bago dumating. Simula ko ng November 16, ma'am, ang binibigay po pero sa amin, kulang lagi ang sa pero ibig sabihin, no October, bayad kayo? October, ma'am, hindi pa rin kompleto. Kulang rin. Mm-hmm. Eh, nung September? September, ma'am. Hindi po siya humahok sa September. Wala, iba, hindi iba, siya. Iba po. Bayad kayo. Opo, sir. Nung September. Ibang, opo. Yung October, apat na medyo pumalya na. Pumalya nung siya na. Opo. Ma'am Angelica, kailan nyo ba na-engage si Engineer Edmond Calderon? Oo. Ma'am, i-double check lang po namin. But looking at it... Mula nung, ma'am, nung... October, ma'am, may humahakong unit ng Block 16, ma'am. Apat mo na engineer. Ah, so iba-iba. Opo, ma'am. So ito, Miss Angelica, si Edmond Calderon, kailan ninyo in-engage? Nung pumasok po ng, ma'am, bago mag-October, ma'am. October 16. Yan ang sa inyo. Mm-hmm. Pero tatanungin ko si Miss Angelica ng Pacific Property, kailan po pumasok si Edmond Calderon Construction? Ma'am, I will check our contract, but if my memory serves me right, between the months of April to June po, andun po nagsimula ang kontrata namin, plus the issuance of the notice to proceed for this firm to commence construction. Okay. So, ibig sabihin, itong mga trabahador na ito, maaring hindi sila ang unang mga na-empleyo. Yes, ma'am. Yes, kasi ma'am. Kayo, pumasok kayo sa Edmond Calderon Construction. Sino ang pumasok ng October? October, nandun ka na. September, merong mas maaga pa? Wala. So October, tapos November ka na pumasok. Opo, September, October. September, October, ma'am. Kaya Edmond kami, Calderon, ma'am, hindi po si Edmond humawak yung unit ng Black 16. Iba pong contractor. Ah, okay. Nag-gets ko na yung ano. Okay. So ito ngayon, Miss Angelica, apparently yung November, straddles between October and November yung hindi nabayaran sa kanila. Mukhang pinapaikot ni Edmond Calderon yung mga bayad. Siguro may iba muna siyang binabayaran tapos aantay na naman siya. So off the record lang po, but it was mentioned to us na hindi lamang po Pacific Town ang isa nabiktima. Po siyang general contractor po ma'am. Oo. Hindi lang po ako aware kung doon po sa mga ibang developer na karating po namin sa aming project ang nagkaroon po ba ng ganitong ng ganung problema. Ako, Shari, itataga ako sa'yo, Shari. Na mukhang hindi rin niya nabayaran kung sino man iba. So again, tutulungan ng Wanted sa Radyo ang mga trabahante na nandito ngayon, si Rito Acebes, si Christopher Bungabong, kasama na ang mga nandito no, sa likod nila. So narinig natin kay Ms. Marivic Martinez rin no, kung anong kailangan at kung anong mga ipakita natin and kung anong mga liabilities involved. But then again, kailangan ng malalim na pag-aaral at mukhang
handang-handa naman ang Pacific Property Ventures na tulungan rin ng NBI at ang Wanted sa Radyo. At sa makakaasa po kayo, ma'am. Thank you very much, Miss Angelica. Salve Batelier. Oo, ano ang trabaho mo? Nagkakantin po ako, ma'am. Ah, asawa mo? Opo. Nagkakantin ka? Opo. Hindi ka rin binabayaran? Wala po lahat po. Wala po talaga. Sinong po kumuha? Si Engineer Edmond Calderon din? Pwedeng sabihin natin na ganyan na po. Kasi hindi siya nagpasahod eh. Mm. Kung nagpasahod po, di makukuha ko rin po ang ano. Tapos ang kinakaano ko pa po doon, ma'am. Kasi pag napunta po yan doon, minsan may mga kasamang pulis. Minsan kami kaya, minsan nagkakapugil po kami. Eh, nasa ano lang po kami unit. Unit lang po kami nag... Oo. Naka-barracks. May kasamang pulis, ha? Oo po. Sana kinuha niyo ng litrato. Hindi nga po. Pati sa barangay po, ma'am. Dala siya. May dala siyang mga tao galing sa barangay. Okay. So mukhang NBI nga talaga ang i-ano natin dito, Shari, para walang involved na mga tapos local government officials doon. Kilala nyo ba? Huwag nyo ng pangalanan dito sa ano natin. Tapos pa po yung sinabi pa daw po doon sa mga tao namin, ang pagod daw po ng mga trabador po, ipaligo lang tapos itulog, kinabukasan daw wala na. Alas po nga, wala nang kinakain eh. Parang gusto kong si Edmond Calderon ang magmasa ng semento doon bukas para sa 10 bahay. Ano, pag nahanap, yun ang isa sa mga ano sa kanya. 40 unit yun, ma'am. 40? 40 unit. O sige, 30. Magmasa siya ng semento. Manual ha, yung may pala. Tapos, ano, hindi yung... Dalawang linggo na kasi, ma'am, na hindi siya nagpapasahod po. Kadalawang linggo na po. Tapos mabuti at kung magpasahod, tigi 1,000 lang. Mabuti na lang po si ano, si Sir, nabigyan po kami ng si Sir Noel, nabigyan kami ng bigas. Yung Pacific Property Opo, Ventures yan. Opo, yun po, yun talaga na o, ano po sa amin. Tayo sa Pacific Property. Nagpapasalamat po ko kay Sir Noel na sa kaki si Kapitana. Si Kapitana ng barangay? Opo. Oo. Kilala kaya ni Kapitana yung sinasama ni ano? Hindi ko lang Calderon po alam po. Sana sinumbong nyo rin kay Kapitana. Sinabi ko po nga eh, kaya nang isang hapon po pumunta kami doon, yun, umingi po kami ng ano, nabigyan din po kaming bigas, yun, ano namin sa mga tao. Diyos ko, magpapasko, Shari. Yeah. Pero anyway, yun na lang muna ang gagawin natin ha, kasi mukhang diretso NBI tayo nito, Shari. Opo. Lalo na nalaman natin kay Miss Angelica na hindi lang naman pala ang Pacific Property Ventures ang magintong problema. Tungkol dito sa general contractor na ito. Kaya pala nakikipag-coordinate din po sa atin, attorney, ang Pacific Property Ventures. Maraming salamat po, Ma'am Angelica. Ma'am? Yes, ma'am. Opo. Makakaasa po kayo sa tulong na ma-accommodate po ng kumpanya. Opo kayo mag-alala kung meron man pong i-require ang dole na documentations or presence po ng representative ng kumpanya para magpatotoo, makakaasa po sa amin ang institusyon. Thank you. Salamat po. Salamat rin kay Ms. Marivic Martinez, ang ating provincial head ng Dole, Cavite. Ms. Marivic, maraming salamat po. Masikip man sa dibdib natin pero at magpapasko, ito pong mga trabahante na ito ay umaasa sa tulong. Hindi lang ng Wanted sa Radyo, kundi ninyo po. Opo. Asahan din po namin ang pakikipagtulungan ng Pacific Town. Yes. Opo, para malapit namin itong E-Calderon construction. Okay. Thank you very much, Ma'am. Shari? Salamat po. At mga sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po and we will make sure, sir, na may makukuha po kayo bago po ang Pasko. Gagawan po natin ng paraan para gaya po ng nasabi ni Attorney Aina sa NBI po. No, ilalapit na rin po natin sa NBI, gayon din po sa labor, sa dole po. Okay po? Kausapin po namin kayo doon para... Dalhin nyo lahat ito, yung kasi aayusin natin yan para kung magkano yung billing, para klaro sa pagdating ninyo sa dole. Opo. Sasamahan po kayo ng staff po ni Senator Raffi. Okay po? Opo. Salamat po, magandang hapon po. Maraming salamat kausapin din po. Kausapin po namin kayo sa kabila. Thank you po. Yes.